Welcome back sa ating channel, mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is may good news nga tayo dito sa mga split opa natin na tinetest breed dito, mga kaibon. Yung linipat nating split opa dito na cock. So may good news tayo sa mga yan mamaya. And then iti-check na rin natin yung mga itlog dito sa ating box number 6. So ikakandling na natin yung mga itlog kasi nasa 10 days na sila. And then iwawalay na rin natin yung nag-iisa na lang inakay, mga kaibon, dahil nasa 45 days na rin yung ibon natin na yan. Ayan, kung makikita nyo, nakakalabas na rin siya. So samahan nyo ako ngayong araw, mga kaibon. Tara! So welcome back, mga kaibon. Ang video nga natin ngayong araw is may good news tayo dito sa ating split opa dito. And then magkakandling tayo ng mga itlog. Then harvestin na rin natin yung painakay natin dito, no? Nasa 45 days na rin kasi yung inakay, mga kaibon. Mas magandang alisin na natin yung inakay natin dito, mga kaibon, lalo na may mga itlog na yung kanyang parents. So baka pakapakan niya lang and then maano yung mga itlog natin, magkaroon tayo ng problema. Malakas na rin naman yung inakay natin dito, so pwedeng-pwede na natin iwalay. So bago natin iwalay, mga kaibon, check lang muna natin yung mga itlog kung may fertile or wala. So ayan yung nag-iisa nilang inakay, mga kaibon, lumilipad na rin, malakas na rin yung ibon. And then tumutuka na rin siya, no, mga kaibon, ayan, no, medyo malakas na talaga siya. So pwedeng-pwede na natin iwalay para hindi na lang may stress yung kanyang parents. And then hindi siya mabulabog sa paglilimlim ng mga itlog, no. So silitin natin yun. So bali meron siyang 6 na itlog dito. So tignan natin kung may nag-fertile dito, mga kaibon. Silipin natin isa-isa. Ito meron. Ito wala. Meron. Wala. Meron. Meron. Ayan, kung makikita nyo, mga kaibon, may ugat. And then parang meron siyang maliit na ano sa loob, yung maliit na dot. Bali yun yung inakay, no, mga kaibon. Ayan, no, kitang-kita nyo. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. So, ayan, mga kaibon. Bali, meron siyang 6 na itlog. So, ang fertile sa 6 is 4. So, yung 2 natin is clear. So, ayan nga, mga kaibon. 4 yung fertile dun sa 6 nilang itlog. So, meron na tayong 4 na aabangan. Sana this time, mga kaibon, mapapisa niya lahat yung 4 na itlog. So, nung last time nga, isa lang yung napapisa nila. Ayan, oh, yung nag-iisa nilang inakay dyan. Bali, nung last time is 5 over 5 yung itlog niya. Kaso nga lang, isa lang yung napapisa niya, no, mga kaibon. So, sana this time, sa next clutch nilang to, is mapapisa nila lahat yung 4. Siguro naman, natuto na siya magbuhay ng inakay, no, mga kaibon. Kasi nga, napalaki na nila yung isang inakay dyan. So, sana ngayong clutch nila, mabuhay lahat yung 4, mga kaibon. Ayan, bali, tanggalin lang muna natin yung nag-iisang inakay. Huliin lang natin. So, ilipat na natin sa flight cage natin yung nag-iisa nilang inakay dyan. So, mga ilang days na lang, mapipisa na yan, mga kaibon. So, kailangan, tanggalin na natin yung painakay natin dyan para malimliman niyang maayos yung kanyang mga itlog. Yun, mga kaibon, eto na yung painakay natin na nag-iisa. Ayan, oh, medyo malaki ng ibon talaga, tsaka malakas na siya, no, mga kaibon. Then, kompleto na rin yung balahibo niya. So, green fisher nga yung ibon natin dito. So, ayan, nasa loob na yung painakay natin, mga kaibon. Siyempre, ganyan talaga yan. Ayan, malikot talaga yan sa una kasi nga maninibago yung painakay natin dyan. Pero pagkalipas ng mga ilang araw, masasanay na rin yan, mga kaibon. Matututo na rin siya mag-isa, mga kaibon. Hindi na siya magdedepende sa parents niya. So ayaan na lang muna natin yung ibon natin dyan. Punta muna tayo dito sa ating test breed na split opa. So meron nga tayong good news dito, mga kaibon, dahil umitlog na yung hen niya, mga kaibon. So malalaman na natin kung talagang split opa yung cock natin dito. Dahil nga test breed to, mga kaibon, malalaman natin kung meron talagang lahing split opa yung cock natin. Kasi nga nung unang clutch niya, mga kaibon, ayan yung mga inilabas niya. Kaso ang pair niya is opa line dito, yung back to back opa natin na hen. Ito yung dating pair niya nung unang clutch. Bali, hindi sila naglabas ng visual, no, mga kaibon. Puro mga split opa yung nilabas niya kasi nga opa yung hen natin. So kaya tinest breed pa natin siya ng isang beses. So pagka wala lumabas na opa line dito sa mga magiging clutch niya dito, mga kaibon, so negative yung ating cock dito sa split opa. Pero kung magkaroon siya ng anak na opa line, mga kaibon, so tatanggalin natin yung kanyang hen, paparisan natin ng opa line kasi sure tayo na split opa na yung cock natin.
So, papalitan natin siya ng OPA yung hen niya para mas maganda. Mas mabilis nating mapaparami yung mga OPA line, mga kaibon. Ayan, silipin natin kasi nga meron na silang itlog dito. May isang itlog na. So, sinilip ko to kahapon. Napansin ko kahapon. So, hindi ko lang alam ngayon kung nadagdagan yung itlog nila, mga kaibon. Palabasin lang natin. Pero mga kaibon, umagang maga yung pitan ng hen natin dito. So, yun yung hen natin. Ito yung cock natin. So, tignan natin yung itlog nila. Meron na nga silang isang itlog dito. Ayan, oh. So, meron na nga silang isang itlog. So, unang clutch pa lang naman nila yan, mga kaibon. So, hindi rin tayo sure kung mag-fertile na yan or hindi. Sana mag-fertile yung mga itlog para malaman na natin kung split opa yung cock natin or hindi. So, ito nga yung linipat natin, mga kaibon, galing dito sa box number 7. So, tama nga yung desisyon natin na inilipat natin sila dito, no, mga kaibon. So, nung nilipat natin, nag-umpisa silang mag-mate. So, ngayon, may itlog na sila, mga kaibon. Nung nandito kasi sila, dito sa ating box number 7, tingko nagkakaroon ng problema dahil nga dating kapares niya yung hen dito. So, baka naguguluhan sila or hindi ko alam. Kaya inilipat natin, mga kaibon. So, good decision naman yung ginawa natin. Ngayon nga, may itlog na yung mga breeder natin dito. So, ayan mga kaibon, nailipat na natin yung painakay natin dito. And then, yung parents nila is 4 over 6 nga yung itlog nila, no? Apat yung fertile nung itlog nung kanyang parents, mga kaibon. And then, yung tinetest breed nating split opa is may itlog na rin. So, hanggang dito na lang muna yung video natin, mga kaibon. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breeding sa inyo, mga kaibon. And ingat!